Sana sa next movie may budget na kayo sa akin. Trapper. Hi, I'm JP Habang, director and writer of Sakaling Maging Tayo. Dan Villegas, director of Excess Baggage and producer of Alone Together. Tanet Hadawne, writer and director of Alone Together. Dwayne Baltazar, writer, Excess Baggage, director and writer of Odette Hawala. Jason Paul Laksamana, writer and director of To Love Somebody. Yung favorite Star Cinema film ko, pinapanood ko lagi, Loves Kita Okay Ka Lang. Sana maulit muli. Yun, yung dalawang madalas. Favorite ko, Very Special Love. Wala lang, parang ang... Kumbaga parang, kasi pag gagawa ka na rom-com, hindi mo na maiiwasan talaga tumama ng trope or tumama ng formula. Pero siya yung well-executed na ano, rom-com. Parang ang linis ng pagkakagawa. Ako, Don't Give Up On Us ni Derek Joyce Bernal. Gusto ko siyang pelikula kasi meron siyang parang elements ng pagiging mumblecore actually. Kasi hindi lang siguro halata nung time na yon nung pinalabas yung Don't Give Up On Us, pero conversation lang talaga yung nagmo-move nung plot. Kasi nung napunta na sa Sagada si Abby, si Judy Ann, puro conversation ang conversation, no? Sobrang funny and witty conversations until bumalik sila sa Manila. Yun, parang yun yung elements ng rom-com na funny sa umpisa, tas magiging nakakaiyak sa dulo, na-capture nung movie. Parang mahina ako sa title, pero sobrang gusto ko yung kay Aga siya, kay Claudine, na ikakasal si Aga sa sister ni Claudine. Kailangan kita. Also yung Jericho, Claudine uli, at saka Dieter. Nasaan ka man. Parang kasi lahat ng... Yung parang bawal. Parang gustong-gusto ko yung may element ng danger and then ganyan. So parehas yung naglalaro sa ganung team yung dalawang movie. Aside from... Got to Believe, yeah. Yun siya. Hindi ako masyadong sumusubaybay sa mga rom-com way back. Pero yung mga tumatak sa akin na romance movies or movies na merong romance as a subtopic is number one, Don't Give Up On Us. I agree. All the elements are there sa hinahanap mo na tawag ko doon parang romantic fantasy na pwede mong pagpantasya na mangyari din sa'yo. Tapos number two, just, you know, for the youthful approach that it had, gusto ko yung She Stayed with the Gangster ni Derek Gatti. Ganun din, parang ang sarap pagpantasyahan na kung gusto mo ng colorful na love life, sana naranasan mo yun. Yung mga Pinoy, in general, very hopeless romantic. Parang feeling ko yung love, yung the Pinoy viewer is still parang inherently escapist manood ng pelikula. Yung love stories, may binibigay siyang, sabi nga ni Jason Paul, ng fantasy na parang manonood ako ng sine para ma-in love, para kiligin sana sa totoong buhay. Makahamahanap ko yung Piolo Pascual ko o Daniel Cor Enrique ko. Parang yun. Parang nag-escape ka for 2 hours and be in love. Pay for that kind of high. Kahit alam mo, after 2 hours, mawawala lang yung ganung feeling. On the other hand, siguro, kasi lately, dumadami yung mga films na more of romantic realism than romantic fantasy na nakakapag-draw pa rin ng audience because in a way, parang there's a growing population ng audience na naghahanap na ng
authenticity and relatability sa love story instead of the fantasy. Para manunod yung tao ng pelikula na romance kasi nakaka-relate ako, ganito yung nangyari sa akin, ganito yung nangyari sa kakilala ko. As opposed to the happily ever after, na sabi ka ng isang friend ko, mas marami ang tao heartbroken kasi sa nag-succeed sa love life. So, pili ko nakakapag-draw yung romance movies, yung mga ngayon, yung mga realist na romantic movies. For, dahil sa relatability. Ako tingin ko nagbago yung landscape nung ano eh, yung tadhana talaga. Nagbago yung landscape. Nasimulan siya, baka nagkaroon ng... Kasi before, pag sinabi mong love story, and I get that a lot when you say you're... ako cinematographer ako ng rom-com. What do you shoot? I shoot rom-com. Parang there's a sense of ano eh, parang... yung pala yung shoot mo. Yung may ganun, may ano dati, may... sense of kapakyaan if you watch Filipino films. Diba? Tapos, lalo na pag yung genre mo, romance. Tapos na yung kumbaga naging nag-start siya maging quote unquote cool ay yung kasi sana dati yung baga nagkaroon ng oo ni Jay pati may interest pwede pala maging ganito ang romance ang love story, di ba? Tapos kumbaga sa kumama siya sa youth na hindi lang siya yung tipong yung kumbaga nagkaroon ng market na bago yung love story. Tapos nung lumabas yung tadhana on paper, I remember pitching that, tapos baka naniniwala yung tao na alam niyo ba? Sa Cinema One Originals kasi siya eh. So parang may ano na, parang wala siyang nung natanggap siya sa Cinema One Originals, alam na nila na ganun yung pelikula. So wala masyadong pressure na ano, kailangan ganito mag-end, kailangan may ganitong kanta, chururut. So medyo na magandang platform yung Cinema One Originals para ilabas yung that thing called tadhana. Kasi otherwise, parang hindi magiging true to the script yung kakalabasan. Aware naman ako na parang pumasok ako sa mainstream na ito yung tropes na pinapanood ng mga tao. Masa. Pero syempre, di ba, ingat, since nanggaling ako sa independence, hindi pwedeng kalimutan na lang siya basta na protect na sa mainstream. Ito na yung gagawin mo talaga pagkawa. Parang, sa akin naman, parang as much as possible, naroon pa rin bad on it. Kasi, hindi mo naman pwedeng biglain din yung masa na bigyan mo sila ng sobrang bagong-bago kasi baka magulat. So, yung sa Kali, parang nag-play around ko dun sa idea ng juvenile na love story. Pero ano ba yung pwedeng maibigay na bagong kwento na hindi pa siguro natatakot ko? Yung mga pregnancy scare ng mga 18 years old, parang marami. Parang ako, kasi with my three films, never akong nag-isip talaga ng audience. Parang lagi siyang para sa akin lang or para sa kwento. Tapos, pero lagi ko din sinasabi na kung pagagawin ako, like, pinasulat ako ng excess baggage, na alam ko kung para kanino siya, para saan siya, at kailangan meron kang audience na hindi isip. Willing din naman ako. Parang ganun. Parang, feeling ko kailangan mo lang malaman kung para kanino, kung ano yung purpose, kung bakit pinasusulat, kung bakit ka gumagawa, kung meron bang kailangan audience in mind, kung kailangan bang may i-please na mga boses, at wala namang problema doon for me. Basta malinaw sa akin as writer-director na gano'n siya. Na kung yung tagpong pelikula po ako lang at tapos ngayon gusto ko mag-mainstream, meron akong mga binibis, okay lang din. Walang kaso yun. Basta alam mo kung para saan at kung paano mo siya at kung para kanino mo siya ginagawa. Kasi parang nandito tayo sa stage ng pelikulang Pinoy na hindi tayo masyadong sure kung ano na ba talaga gusto ng tao. Na I think nakarating na yun sa mga boss natin. So, this becomes a right platform for alternative ideas or
kung halimbawa gagawa ng mga romance, kung dati talagang squeaky clean yung mga characters, super immaculate sila, I think mas nagiging open na sila to consider yung mga hindi masyadong perfect na lead characters. Like for example, for my yung iba kong past romance films, I made sure na either outcast sila or, you know, may certain level of pagka-outcast. Si Maha, for example, to love somebody. So yung tinatawag na fuck girl. Allowed na ako sabihin. Oh, okay. Yun, meron fuck girl na boy, fuck boy. Isang daan tula para kay Stella. You have a very unlikable female character na nakaka-produce naman ng results sa box office. Kasi yun naman ang fear ng mga boss eh. Diba? Baka hindi kagating ng tao kasi hindi likable yung character or hindi siya traditionally sympathetic kagaya ng mga hits nung past decade. So ngayon, dahil nga medyo nagiging unsure yung tipla ng demographics ng audience natin, mas nagiging open sila eh to yun na kung merong buntis na character kahit na bata pa. So, ako personally, I'm excited kung saan papunta. Siguro parang sa hindi naman dahil Black Sheep or Star Cinema na may demarcation ng ano, parang in general parang alam mo lang na as a parang ano ba? Nung nag-start nung pass. Oh my god. Hindi kasi 'di ba nung nag-start pa lang akong gumawa ng pelikula, parang mas ang tingin ko sa paggawa ng pelikula para siyang it's something I love to do. Para siyang playground na I'm given the chance to make my stories come alive, jururut ganyan. Pero parang gumagawa pa ako ng mas maraming pelikula, tapos nabibigyan ako ng chance na mag-direct ng mga love team, mga love team na alam kong marami talagang nanonood. Parang naging mas aware ako sa power ng isang storyteller na maparating yung kwento nila, hindi lang dun sa dati kong audience na parang kami-kami lang, kami-kami friends lang nanonood. Parang binigyan ka ng chance na mas dumami yung nanonood sa'yo. Kasi love team sila eh. So marami talaga silang following. Tapos habang iniisip ko yun, alam ko na meron silang in-expect sa isang love story. At bibigay ko yung love story na yun. Pero hindi lang yung ganong klaseng love story. Kumbaga, alam nilang nanonood sila ng love story, pero pa konti-konti. Siguro kahit hindi nila napapansin na kahit papano, may iba dito sa love story na to na hindi lang to yung boy meets girl na tapos ayaw nung isa sa isa. Parang nakakatuwa na may mga matatapang din na mga artista. Like, kunyari, si Hopi tsaka si Ken na gusto nilang gumawa ng ibang klaseng love story. At producer na tulad ng Black Sheep na willing tumaya sa mga katulad ng mga kwento namin na hindi yung usual na love story na napapanood ng mga tao. Ano yung pumunta ng sexy, erotica? Hindi kasi, una-una, bumenta na super si ano? Glorious. Si Glorious. Diba? Para nagkaroon bigla na buhay yung titas of ano eh. Hindi, diba? Tapos ang tagal na natin walang Rosanna Roses or icon. Sexy icon. Parang feeling ko that's it. It's a genre pa to bring men in back the theaters. For me, yung audience, yung most of the audience wala sa social media. Wala silang Facebook, wala silang Twitter, wala silang Instagram. So wala, hindi sila aware na parang ano na ba yung napupuntahan ng pelikula in general. So I think for me, parang paunti-unti na pwede natin silang bigyan ng bago na hindi pa nila, na parang feeling natin hindi pa sila ready makita or mapanood sa sinehan. Kasi nga doon sa internet, kasi yung panonood ng pelikula sa sinehan, escape siya eh na
sobrang daming problema na ng mga Pilipino. Pagpasok nilang sinihan, problema pa rin may kapanood. Kaya parang yung responsibility ng pagkukwento nasa mga directors din, na parang ano ba yung pwede mong maibigay sa kanila na matutuwa sila, pero at the same time, meron kang na-impart na bago. So I think balance dapat yung ibibigay natin sa kanila. Na, yun nga, hindi puro tawa, hindi puro, alam mo, parang paglabas sa sinihan, okay na uli sila, nakalimutan nila yung kwento. Kaya parang dapat, pag lumabas sila ng sinihan, masaya sila at meron silang may babahagi sa lupa, para panoorin nila. So yes, for me. Sa akin, parang exciting kasi parang nabibigyan na ng pagkakataon lahat ng boses na makapagsulat, makagawa ng pelikula. Dati kasi parang konti lang yung voice, creative voice na napapanood natin. Pero ngayon, ang dami, merong romance drama, may romantic comedy, may horror comedy, may coming of age, may hindi ko alam kung kailan babalik yung action. Pero yun yung exciting for me, na hindi na nalilimitahan yung mga filmmakers sa gagawin nilang pelikula. Hindi ko lang alam kung kumikita ba yun lahat, pinapanood yun lahat. Pero at least nag-start tayo sa yung mga producers willing na mag-risk sa mga ganong pelikula. Ibang usapan na yung hindi pinapanood. Pero paisa-isa tayo, at least dumadami yung gumagawa, dumadami yung kinds ng Pinoy films. So next, sana yung the audience will follow after. Eh, tapos with all the, like, may Netflix, may iOne, so parang ang daming content talaga na pinuproduce na pagalingan, which feeling ko okay naman siya, kasi pati yung audience na nanonood doon sa mga sa streaming, sa kung ano-ano, na open up sila sa mas ganito yung quality, ganito dapat yung ganito yung mas may braver stories doon. So parang sana tayo mas maging matapang din tayo sa ano pa yung pwede nating ikwento na pwede sigurong lumevel up doon sa mga pwede yung offer ng mga counterparts natin internationally. Yung parang ganun, baka lang pag kinonsider natin yung playing field kung gano'ng ka okay yung standard level, or ano, parang level up din yung ano natin, yung paggawa, yung mga ginagawa natin and all that jazz. Tapos pwede yung ma-offer na bago sa audience. Pero again, sabi nga nito, ibang question pa kung may nanood. Pero ayun, doon ako excited. I think yung trajectory ng romance films, ayun nga, sinabi ko kanina na hindi na tayo masyadong nakikiling din sa fantasy. So, kasi kapag nagsusulat ka ng romance na escapist na mas fantastic, yung mga lead characters mo, mas limitado lang yung pwede silang maging. Dapat guwapo, dapat maganda, dapat successful, dapat may heart of gold. So ngayon na nagiging open yung audience at yung producers sa mga beta type of characters. Eh mas diverse yan eh. Mas maraming klase na, mas maraming iba't ibang klaseng characters na pwede mong ipag-connect. For example, bad example, merong isang ganito na may sakit na ganito, mag-fall in love sa ganyan. Siguro dati mag-fraud yung mga producers doon. Pero ngayon, since papunta nga doon yung romance, doon sa pag-elevate natin mga beta characters sa mainstream, feeling ko ang trajectory lang talaga is magda-diversify yung types of characters na nakita natin sa mga romance films, even sa mainstream. Sa current state ng movie watching ng mga Pinoy, feeling ko every film na lumalabas, sobrang importante na maraming nakakanood. Kasi kapag merong isang pelikulang nilalangaw, ano yun eh, it says a lot about the industry, na bakit hindi natin mapapunta yung mga tao sa sinihan. Mas gusto nilang manood online, hintay nila yung pirata sa Facebook. Parang, so sa akin, kunyari dito sa Alone Together, kaya ako kinakabahan kasi meron, as a storyteller, meron akong gustong sabihin dun sa pelikula. Tapos, gusto kong
maano nila, marinig nila. Pero paano pag walang nanood? Parang sayang. Sayang yung kwento, sayang yung message sana na gusto kong maparating. Yun. Parang for me now, mas masaya ako. Masaya ako na nakakagawa ako ng pelikula. Pero mas masaya ako kapag papanoorin siya. Kasi in the end naman, kapag nagawa na namin yung pelikula, hindi na siya sa amin eh. Sa audience na siya. Pero hindi nabubuo yung experience kung yung pelikula, wala siyang audience. At ginawa ako personally, ginawa ko yung Alone Together o yung mga pelikula ko para sa Pinoy audience, first and foremost. So, ay. Okay, ganito. Oh, sige, ako na ako. Kukot ko na lang si Derek Marilu. Sabi niya, ang paggawa ng pelikula, it's a jealous mistress. And, yung term doon, yun ang bubukong kaasama. Masamang tao, chikas ka! Something husband. Oh, parang a something husband, yung sabi niya. Violent husband? Oh, I forgot that, the adjective eh. Basta, naalala ko, jealous mistress and something husband. Kasi, tama eh, parang, isang mamahalin mo siya ng super, bubuhusan mo ng oras mo. Nasa totoo lang, meron ka namang jowa or asawa or family na mas nakangailangan sa'yo. Pero you give everything to this medium, diba? Tugot pawis, oras. Tapos minsan, tatanong mo yung sarili mo, love niya ba ako? Diba? Or, hindi siya sasagot. Gaganan lang siya sa'yo. Ine-edit pa. Diba? Parang, itong set ng directors naman dito, gets yung pagbibinigay mo lahat. Tapos parang nakaka-after. Tapos may mga moments naman na binigay mo lahat. Tapos magbibigay din siya ng sobra sa'yo. Diba? Tapos, minsan kasi, I think you live then for the moments na, di ba sa relationship, hindi naman talaga siya smooth eh. Nag-aaway kayo. Pero you live for the moments na okay. Parang you live for the moments na pag nandun ka sa premiere night, tapos nakita mo nag-iiyakan yung audience. Di ba? You live for the moments na may nakausap ka, tapos may naapektuhan sa pelikula mo. Yun eh. Makikebs mo na lahat ng sama ng loob sa loob during the meetings. Or yung hindi yung iniyakan mong part na sana nakuha mo pero hindi mo nakuha. Diba? Ayun. Ganun eh. Yun siya for me. Tapos before, hindi ko nag-gets yung sinong sinabi ni Direk Magalion sa class. Hindi ko nag-gets yung student pa lang. Ano ba alam ko? Wala pa naman ako. Wala akong kapit nun. Wala akong, di ba, nakakasal. So parang, okay, sige Direk. Noted po. Pero nung ginagawa mo siya, naalala mo yung sinabi niya, tapos parang, oo nga, bakit ko ba ito mahal na mahal? Pero pag gumawa ka ng pelikula, pag pinalabas siya, oo, mahal na mahal ko nga siya. So yun. Sure. Go for the mistress. Ako siguro, yung similarity ng dalawa, parang feeling ko, kasi parang panliligaw yung kapag pinapalabas mo na yung pelikula mo sa mga tao. Talaga minsan magtataka ka. For example ako, pag mga puyata na shoot na, parang nag-wonder na ako bakit ba ako nandito. Ba di na lang ako nagtrabaho sa talyer. Parang was okay. Hindi, basta ganun. Parang diba, parang ang bilis ng shift from I love my job to I hate my job. Nang overnight pwede magbago. I think ganun din sa love life na swerte ka na lang kapag wala kang problema sa buhay pag-ibig. But then you still decide to see it through. Kasi yun naman ang, di ba, sabi na love is a decision. So feeling ko ganun din sa pelikula eh. You just decide to be here in spite of all the bad things that you experience. Kasi nga meron naman babalansin ng good things. So yun ang tingin ko. Abusive husband, alala ko. Malinis ko. Abusive husband. May on cam pa eh. Marco ka nabala dyan. Masabi na nila lahat eh. Pero yung feeling ko kailangan mong maging obsessed
maging crazy, maging sa pagpipili ko lang. Kasi if not, wala, susumpaan mo talaga siya. Yun, mag-ano ka ng Google ka ng maraming oras, di ka matutulog, mapupuyat ka, magiging masama kang tao, ganyan. Kasi hindi nakukuha yung gusto mo, pero ginagawa mo kasi mahal mo yung tao na yun. Or mahal mo yung pelikula na yun. Pero, pareha siya ng pag-ibig sa tao na kahit gaano yung pagmamahal mo sa kanya, kahit gaano yung effort na ginawa mo sa kanya, in the end, nasa audience pa rin yun kung magugustuhan niyo or hindi. Nasa tao pa rin yun kung kukunin niya yung pagmamahal mo or hindi. Parang yung kaming mga filmmakers, hanggang dito lang kami, hanggang paggawa lang kami ng pelikula. Pero yung full experience, yung audience yung magsasabi. Kaya parang, yun nga, pag magawa kami ng pelikula, hanggang pag naluwal na namin siya at napalabas na siya na DCP na siya, premiere night na, yun na yun eh, wala na kaming pwedeng baguhin unless may budget pa para sa re-DCP or ano, re-edit. Pero pag pinalabas na siya sa sinihan at nag-roll na yung credits, nasa audience na yun kung mamahalin niyo yung pelikula or hindi. At nasa Facebook na. Kita mo, nag-share na. Yung mga friends mo, tinatag ka pa. Oo. Pero parang in the end, part siya nung pagmamahal. Na kahit hindi siya mahal, kahit hindi kanya mahalin pa pabalik, patuloy ka pa rin gumagawa ng pelikula or umiibig. Ayun. Siguro mga three more pa. Three pictures contract. Tapos na lang sa contract. Alone Together now is fifth week! Ano? Mabuto sa Avengers eh. Mabuto sa Avengers. Avengers? Ako, I'm doing soap for ABS-CBN. Mea culpa. Showing soon. May kasunod yun, di ba? Mea culpa. Oo, mea... Ako na, oo. Okay, maganda ang lilista ng mea. Truth lies or ano and consequences parang ganun. Parang Tagalog po talaga. Parang nasaan ka na, may culpa. Parang ganun din. Eh. No, nakikita ko rin. Anyway, ayun. Parang masakit. Masakit. Oh, I want first time kong mag-linear romantic chururut. So excited ako. I want na mini series past, present, perfect. At yung pwede ba siyang sabihin? Tsaka ano, another black sheep. Pero hindi ako yung director. Nag-revise lang ba? Tapos ito! Project 1014, starring Makoy De Leon, Gino Ineza, and JC Santos. I want to RC Munoz and Pepe Pirarello. And just a make it. All of this world love story. I'm sure i-edit out nila to. Dapat yung pa-promote ko, watch Alone Together and John and Marsha! Yung may, walang space yung end. Ay, meron din ako yung form ko sa Black Sheep daw. Sinabi ko. Parang hindi ka sa Black Sheep. For more videos, subscribe to the Black Sheep YouTube channel and click the I button.